Kumusta mga mag-aaral? Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Layunin na ipapaliwanag ang kahulugan ng nasyonalismo. Pangalawa, nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan sa pagsasakatuparan ng mga simulain at gawaing nasyonalistiko ng mga taga-Timo at Kanlurang Asya. Pangatlo, natutukoy ang kahalagahan ng nasyonalismo tungo sa pambansang pagkakakilanlan at pagkamit ng mga kalayaan ng mga bansa sa Timo at Kanlurang Asya. Para sa pamantayang pangnilalaman na ipapamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa transisyonal at makabagong panahon mula ika-16 hanggang ika-20 siglo. Pamantayang sa paggawa na kapag sasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa transisyonal at makabagong panahon mula ika-16 hanggang ika-20 siglo. Para naman sa pamantayang pampagkatuto, nasusuri ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Pero bago tayo magtungo sa ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng paunang pagtataya. Kaya maghanda ka ng papel at ballpen. Unang tanong, ano ang tawag sa damdaming makabayan na nagpapakita ng matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan? A. Imperialismo. B. Mercantilismo. C. Kolonyalismo. D. Nasyonalismo. Ang tamang sagot sa unang katanungan ay letter D. Nasyonalismo. Pangalawang tanong, ano ang naging dahilan ng ginawa ng pag-aalsa ng mga sundalong Sepoy laban sa mga Ingles noong 1857? A. Pagnanais na mapalaya ang kanilang bansa sa ilalim ng England. B. Kawalan ng respeto ng mga Ingles sa kinagisnang kaugalian at tradisyon ng India. C. Makatarungan ang ginawang pakikialam ng England sa kanilang paniniwala. Letter D. Panghihimasok ng mga Ingles sa pamamahala ng kanilang bansa at maging sa kanilang pamumuhay. Ang tamang sagot sa pangalawang katanungan ay letter B. Ang kawalan ng respeto ng mga Ingles sa kinagisnang kaugalian at tradisyon ng India. Pangatlong katanungan, alin sa mga sumusunod na pamamaraan ang ginamit ni Mohandas Gandhi upang ipakita ang kanyang pagtutol sa mga Ingles? A. Passive resistance. B. Armadong pakikipaglaban. C. Pagbabago ng pamahalaan. D. Pagtatayo ng mga partidong politikal o samahang makabayan. Ang tamang sagot sa pangatlong katanungan ay letter A. Passive resistance. Pang-apat na katanungan, ano ang pamamaraang ginamit ng India upang maisakatuparan ang hangaring kalayaan? A. Itinatag ang India National Congress.
B, nakipag-alyansa sila sa mga kaluranin. Letter C, binoykot nila ang mga produktong Ingles. Letter D, kinulungan nila ang mga Ingles sa panahon ng digmaan. Ang tamang sagot sa pang-apat na katanungan ay letter C, binoykot nila ang mga produktong Ingles. Panglima, nagpatupad ng mga pagbabago ang mga Ingles sa lipunan at pamahalaan ng India. Alin sa mga sumusunod ang pagbabagong hindi katanggap-tanggap para sa mga Indian? A, pagsasaayos ng transportasyon at komunikasyon. B, pagpapalaganap ng sistema ng edukasyon na ayon sa pamantayang Ingles. Letter C, paglipat ng sentro ng gawaing pangkabuhayan sa mga baybayin dagat. Letter D, pag-iral ng racial discrimination sa pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan. Ang tamang sagot sa panglimang katanungan ay letter D, pag-iral ng racial discrimination sa pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan. Pang-anim na katanungan, nakilala bilang Mahatma o dakilang kaluluwa at naging inspirasyon siya ng marami dahil sa tahimik at katangi-tanging pamamaraan upang matamo ng India ang kalayaan mula sa mga Ingles. Sino ang tinutukoy sa pahayag? A. Ali Jinnah. B. Mohandas Gandhi. C. Ibn Saud. D. Mustafa Kemal. Ang tamang sagot sa pang-anim na katanungan ay letter B, Mohandas Gandhi. Pang-pito, paano isinagawa ang Satyagraha? A, pagdarasal. B, meditasyon. C, pag-aayuno. D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot sa pang-pitong katanungan ay letter D, lahat ng nabanggit, pagdarasal, meditasyon, at pag-aayuno. Pang-walong katanungan, ano ang dahilan kung bakit buong pusong isinagawa ang sati sa India? A, paniniwala na ito na naglilihis ng kasalanan ng lalaki maging ang kanyang biyuda. B, makakamit ng mag-asawa ang kalwalhatian sa kabilang buhay. C, tradisyon at bahagi ng kanilang kultura. D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay bahagi ng kanilang tradisyon at kultura. Number 9, aling pangyayari ang pumukaw sa damdaming nasyonalismo ng bansang India? A, diskriminasyon sa mga Indian. B, patakarang economic embargo. C, pagpatay kay Mohandas Gandhi. D, pagbagsak ng kolonyalistang Turko. Ang tamang sagot sa pangsiyam na katanungan ay letter A, diskriminasyon sa mga Indian. Pangsampung katanungan, anong tawag sa puwersa o lakas ng kaluluwa upang labanan ang puwersa ng armas? A, ahimsa. B, samsara. C, karma. And D, sudra. Ang tamang sagot sa pang-sampung katanungan ay letter A, ahimsa. Panglabing isang katanungan, nangangahulugan ito na ang isang bansa ay naghahanda na maging malaya at isang nagsasariling bansa na mapapasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo. Ano ang tawag sa sistemang ito? A, Commonwealth. B,
treaty. C, mandate. D, truce. Ang tamang sagot sa panglabing isang katanungan ay letter C, mandate, or tinatawag nilang sistemang mandato. Panglabing dalawang katanungan, paano natamo ng bansang Lebanon ang kanilang kalayaan mula sa mga Turkong Ottoman? A, mandato ng bansang France. B, Treaty of Lausanne. C, Atas ng United Nations. D, Treaty of Paris. Ang tamang sagot sa panglabing dalawang katanungan ay mandato ng bansang France. Panglabing tatlong katanungan, sino ang nagbigay daan sa pagtamo ng kalayaan ng Turkey sa kabila ng kagustuhan ng mga kanluraning bansa na ito ay paghahati-hatian? A, Ayatollah Ruhollah Khomeini. B, Mohandas Gandhi. C, Ibn Saud. And D, Mustafa Kemal. Ang tamang sagot sa panglabing tatlong katanungan ay letter D, Mustafa Kemal. Panglabing apat na katanungan, kapag may pagkakataong magiging isang kinatawan ng isang maliit at mahirap na bansa, alin sa mga sumusunod na pananaw ang iyong isusulong upang ipagtanggol ang iyong bansa laban sa mas malakas at makapangyarihang bansa? A, papayag sa kung ano ang gusto ng mas malakas na bansa. B, hindi magsusulong ng anumang interes dahil mababaliwala rin naman ito. C, isusulong ang pambansang interes at karapatan anuman ang mangyari. D, isusulong ang interes ng iba pangbansa na interesado sa usapin upang magkaroon ng kaalyansa. Ang tamang kasagutan ay letter C, isusulong ang pambansang interes at karapatan anuman ang mangyari. Panglimang katanungan o panglabing limang katanungan, ano ang kasunduang kumilala sa kalayaan ng Turkey sa pagtatapos ng unang pandaigdig o unang digmaang pandaigdig? A, mandate. B, Treaty of Paris. C, Treaty of Lausanne. And letter D, Treaty of Versailles. Ang tamang sagot sa panglabing limang katanungan ay letter C, Treaty of Lausanne. Ayan na, siguradong naunawaan mo ang ibang mga katanungan sa ating paunang pagtataya na ito ay may kaugnayan sa ating tatalakayan o talakayan ngayong araw. Para pa naman, para sa isa pang gawain, kompletuhin mo. Kaya kumuha ka ng papel at ballpen. Unang tanong, punan ang inihinging impormasyon sa mga sumusunod na pahayag sa mga inilaang patlang. Una, ang kolonyalismo ay blank ng isang bansa upang ang blank ang mga blank nito. Pangalawa, ang imperialismo ay blank ng blank upang magkaroon ng pandaigdigang blank o world power. Ito rin ay ang pagkontrol sa blank at blank kaayusan ng iba't ibang bansa. At para sa isa pang gawain ay mapasuri. Suriin mo ang mapang nasa ibaba at hanapin ang mga bansa na matatagpuan sa Timog at Kanlurang Asya. Maaari kang gumamit ng isang kulay para sa Timog Asya at ibang kulay naman para sa Kanlurang Asya bilang pananda sa mga kinabibilangang rehiyon ng mga bansang ito.
isulat ang mga pangalan ng mga bansa sa talaan. Ayan, kunin na ang inyong mga mapa. Ano-ano kaya ang mga bansang kabilang sa mga rehiyon sa Timog at Kanlurang Asya? Ganito ang format na gagamitin. Ayan. Ito ay gagawin mo sa iyong asynchronous session. Paalam, magpapatuloy ang talakayan sa part 2.